Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kami sa loob ng sasakyan. Papunta po kami sa... sabihin ko yung pangalan, baka po hindi nyo naman maintindihan. But then, it's far from where we live. Bibili lang po kami ng tubig. RO. Sira po yung aming RO machine. So, samahan nyo po kami. Yan po. Nandito na po tayo. Ayan po yung reverse osmosis. Ito po yung aming tubig na iniinom. Ito po yung lugar. Nandito tayo. Yan. Ito po yung machine. Kami ngayon sa McDonald's para kumain. It's because today is National Day. Kung kailan yung pong Sabah and Sarawak, which is North Borneo sa history, is pumasok po sa Malaya. Kaya po siya naging Malaysia. Kain po tayo. Na po tayo. See you at home. Naubusan na po pala ako ng beetroot sa bahay. So, dadaan po muna tayo dito sa hypermarket para bumili ng beetroot. So, now I'm going to the vegetable area para bilhin yung pangkay kong bilhin. Let's go. Let's go. Where is it? Ayun. Beetroot. There it is. Whoppa! Beetroot. Hindi siya masyadong maganda, but still I have to buy. Nede. Kuha po tayo ng saging. Okay. This is the one. Look guys, ang gaganda ng lemon. Grabe oh. Wow. Meron pa ako dun sa bahay. Oh. Maganda. Yeah. Sili. Look, ladies and gentlemen. Bagong dating. Oh, look at that. Oh. The other day, bumili ako dito ng lemon. Wala pa po ito. Ngayon lang. Even! Nandito na po tayo sa bahay. Kararating-rating lang. Nakapag-freshen up na din po ako kasi nagbit-bit po tayo ng tubig and it's heavy. Pagod.
So, nagbihis na po para naman presentable po sa inyo. So, you might ask, bakit bibili ng tubig pagka layo-layo? Malayo po. Siguro, yeah, by car, about 35 minutes drive. Kasi po, yung aming RO nga is nasira. So, around here, wala pong RO machine. You know RO, reverse osmosis, right? So, malayo po. May dalawang machine lang ng RO ang alam kami. And that was the nearest. So, doon po kami pumunta. Okay? Importante po ang tubig sa buhay. Kasi kung hindi po malinis ang inyong tubig, burden sa kidney. Ay, kidney, nakakatakot naman. Okay. Tapos, dumaan na po ako sa ano. Kasi naisip ko, naubusan na pala ako ng beetroot. Beetroot? Okay. Bakit beetroot? Masabi ko lang, may kwento ko lang po. Yeah, kung mahilig kayong kumain ng beetroot, good for you. Pero, dun po sa mga kulang ang ano, ang kaalaman pagdating sa beetroot, kung anong health benefits nito. Oh, the iron in beetroot is very, very high. So, alam niyo po ba na sa Indian Yoga Journal, ito pong beetroot can cure anemia. So, make it a part of your diet. So, ako po, kaming mag-ina, biniblender ko po ito ng fresh. Ito po malaki, ganito po siya kalaki. So, hatiin nyo po yan. Hinati ko sa aming dalawa, i-blender nyo. Pwede po siyang siya lang, na wala na siyang kasamang iba pa. Okay naman yan. But then, minsan, nakakaumay. Nakakasawa. So, ang ginagawa ko po, nilalagyan ko ng saging. Kaya po, bumili ako ng saging kapares niya. Saging po dito, madaling masira. Oo. So, malapit lang naman po yung bilihan. So, ayan. Bibili-bili na lang po pag wala na, ubos na. Pagsamahin niyo po yan, i-blend niyo sa blender, of course, yung katamtaman laki, and you have to peel it up. Huwag niyo po namang anuhin yung ano, yung peel niya. Mas magandang peel it up. Tapos, wala pong problema kung anong oras ang inom niyo, maybe sa umaga, or maybe bago matulog ng gabi. Eh, ako po kasi dati, pagkagising ko ng umaga, yung bunga nga ko, medyo parang may pagkamapait-pait ganyan. It's not a good feeling. Tapos nang umiinom po ako nito, nawala siya. So, mga share lang po yan. I'm not really expert into this kind of things. Pero kung hilig mong ano, magpaka-healthy, para naman humaba yung buhay, makita pa yung mga apo. Then, yeah, para naman yung natutunan natin, may pass down natin yung ating knowledge sa iba, lalo na pag katulad ko, marami ng uwan, golden girl na po ako, no? Golden girl, you know what's the meaning of golden girl? 50s na. Okay. So, kung ayaw nyo naman pong gamitan ng, kung nagsawa na rin kayong gamitan ng saging, no? Pwede po kayong gumawa ng sarili nyong fruit juice, fresh. Ako po, kasi mahilig ako po nag-ferment ng sarili naming juice. Ang madalas ko pong ginagamit is grapes, apple, and pears. Yan, kasi madali po yan ma-ferment. Tapos, ayan na po siya. I-ferment nyo ng less than 2 weeks. Ganyan. Pag na-ferment na po siya, of course, yung pulp, aalisin ninyo yung pulp. Tapos, salain, ilagay na sa boteng ganito, sa garapon, sa bottle.
Pagkatapos po niyan, magpakulo kayo, I mean, sa malaking kawali, no? Malaking ano, cooking vessel, magpakulo kayo ng tubig. Ilagay niyo po ito. Eh, huwag po niyong ilagay na kumukulo na yung tubig, ano? Ilagay niyo po ito, lagyan ng tubig, mga kalahating ganyan. Tapos, pakuluan niyo yung tubig. So, syempre, ito iinit. Pag nakita niyo kumukulo-kulo na rin siya, maganda na yung kulo. Remove it. Tapos, hanguin niyo na. Maghanda po kayo ng... Ang ginagamit ko po kasi bath towel. Tapos, yung bath towel na yon, ito, ilagay nyo na siya sa bath towel na ganyan. Takpan nyo. Meron pong mga bote, bottles na may screw na takip. Maganda po yun. Pwede nyo ipakuluan ito na naka-screw na, nakatakip na. Sa akin po kasi, itong sa akin is, ano siya eh, nangangalawang. Kaya nilagyan ko po ng parchment paper. Yan yung pang baking, ano, na papel. Yan. Pero, pag tinakpan nyo po, bago nyo ilagay. Pag pakukuluan ninyo, alisin nyo lang yung takip. Ganyan. Tapos, syempre, ito, eh, kailangan mailubog nyo din po yan sa kumukulong tubig para naman iwas bacteria. Pagkatapos po nun, ihanda na ninyo yung inyong towel. Tapos ilagay niyo siya doon, takpan niyo na, tapos takpan niyo po nung towel na ganyan, and then leave it overnight, 24 hours. So the next day, pwede niyo na po yung inumin, pwede niyo na lang gamitin kung saan niyo gustong gamitin na pampalasa sa inyong mga inumin. And then, kung gusto niyo ilagay sa refrigerator, pwede. Yeah, it can last longer. Yung sa akin po kasi, I prefer sa ano lang siya, room temperature lang siya. So, eto. Ganyan lang. So, anytime minsan, pag may nakain ka, tapos super kang busog, isang kutsara, ganun lang siya. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat for watching. And, do subscribe. Comment na rin po and share. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa. Thank you!